Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihecatso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon, low pressure area LPA na nakakaapekto sa Southern Mindanao. Lokal na balita, itinulak ng mga delivery riders sa Davao ang mga pagbabago sa revenue code. Health Aging Ordinance na naghihintay ng IRR. Maraming wraps na kinakaharap ang Mayor ng Panabo City. Mayor Vice Governor Uy idiniklarang persona non grata dahil sa pagtawag sa mga IP na tapulan. Pambansang balita. Inulit ni Anyo ang buong suporta ng pulisya at militar kay Marcos. Dalawang OFW ang sugatan sa pagbaha sa UAE. Balita sa Ibayong Dagat. Libo-libo ang nagrally sa Canary Island ng Spain laban sa mass tourism. Ang bagahe nang tulong ng Ukraine ay maaring makatulong sa Kyiv na pabagalin ang pagsulong ng Russia. Ulat aliwan, Netflix, lumalaki ang mga kita pagkatapos ng crackdown sa pagbabahagi ng password. Ang drug club, Rampa, ay bubukas sa Quezon City para sa komunidad. Balitang pampalakasan. Chinese Grand Prix sa taong 2024 nanalo si Max Verstappen kasama si Lando Norris na pangalawa. Field goal. Naghahanap nang susunod na striker ang Pilipinas. Mga tampok sa araw na ito. Isang bagay galing sa pinakamahusay na cheesesteak sa Philadelphia. Takbong chubby lang. Ang plus size na driver ay nananaig sa body positivity ng isang biyahe sa isang pagkakataon. Mga kwento sa tabi-tabi. Para sa kaalaman, alam mo ba na ang Davao City ay tahanan ng Davao Crocodile Park? Ulat panahon, ang Mindanao ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa pamamagitan ng low pressure area, posibleng flash flood at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Lokal na balita, isang grupo ng paghahatid na nakabase sa Davao ang nagpahayag ng layunin nitong bumalangkas sa isang petition letter na nagsusulong para sa pagbabago ng 2021 Revenue Code.
sinabi ni Eduardo Quijano, tagapagsalita ng United Davao Delivery Riders Association, UDRA. Sa panayam ng media noong Biyernes ng umaga, Abril 19, 2024, sa sangguniang panglungsod na nagmaghahanda sila ng petition letter sa natumutugon sa mga kinakailangang pagbabago sa kita. Layunin nilang isumite ang liham na ito sa konseho ng lungsod sa loob ng susunod na 7 araw. Maghahanda kami ng petition letter upang amindahan ang revenue or 2021 revenue code. Kailangan itong mabago. Mayroon kaming 5 hanggang 7 araw para maghanda, aniya. Sa pagsusumiti, sinabi rin ni Quijano na ang liham ay ipapasa kay Konsehal Jesus Joseph Susubrado na siyang namumuno sa Committee Rules, Privileges, Laws and Ordinances. Pagkatapos ay magtatakda si Susubrado ng isa pang pulong ng komite upang matugunan ang mga alalahanin na ibinangon ng mga delivery riders. Hinihintay ngayon ng Health Aging Ordinance ng Davao City ang pagkumpleto ng Implementing Rules and Regulations, IRR, or IRR nito para simulan ang pagpapatupad nito. Ibinunyag ito ni Davao City's 2nd District Councilor Richlyn N. Hustol Bagilod, Chairperson ng Committee on Health, sa isinagawang pag-ayon sa konseho sa sangguniang panglungsod noong Martes, 16 ng Abril taong 2024. Sinabi ni Bagilod na bagamat na ipasa na ito sa 3 at huling pagbasa noong 15 ng Pebrero taong 2013, hindi pa na ipapatutupad ang Health Aging Ordinance. Gayunpaman, sinabi niya na napagpasyahan nila na ang kanilang target na lokasyon para sa pagpapatupad nito na nasa Barangay Health Center sa Santa Ana. Sinabi niya na sa pamamagitan ng ordinansa, ibibigay ang komprehensibong check-up, screening at therapy sa mga senior citizens ng Davao City na nakatuon sa kalusugan ng mga senior citizens. Gayunpaman, ang mga tao sa lahat ng edad ay maaari ding makinabang mula sa ordinansang ito. Nahaharap si Panabo City Mayor Jose E. Relampagos sa 3 kasong isinampa laban sa kanya ng sangguniang panglungsod sa Office of the President. Ayon sa Facebook post ng Panabo City Information Office, CIO, noong 18 ng Abril taong 2024, ang mga kasong ito ay isinampa laban kay Mayor Relampagos, nina Vice Mayor Gregorio U. Duhali III at City Councilor Attorney Devuna H. Humamil, at itinaas sila sa Office of the President. Alinsunod sa OP ay AD 23-J012 ang sangguniang panglungsod ng Panabo na kinatawan nina Duhali at Humamil ay nagsampa ng mga reklamo laban kay Relampagos sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pag-aabuso sa otoridad, pagwawalang bahala sa tungkulin, maling pag-uugali sa panunungkulan, pagsasagawa ng masama sa pinakamahusay na interes ng pampublikong serbisyo, at pag-uugali na hindi nararapat sa isang pampublikong opisyal. Ayon sa post ng Panabo CIO, natanggap ni Relampagos ang mga reklamo noong Abril 1, taong 2024 at nagpahayag ng kahandaang harapin ang hamon na ito bilang isang lingkod bayan. Idiniklara ng Tribal Council si Tagum City Mayor Ray Oy at ang kanyang anak na si Davao del Norte Vice Governor Uyu Oy bilang persona non grata noong Miyerkules, 17 ng Abril, matapos
ang dating diskriminasyon laban sa mga katutubo or IP na tinawag silang tapulan or tamad. Sa isang resolusyon na nilagdaan ng 18 miyembro ng Provincial Tribal Council ng Davao del Norte na binubuo ng mga pinuno mula sa munisipalidad ng Kapalong, Talaingod, New Corilla, San Isidro, Tagum City at Santo Tomas, sinabi nito na ang mga IP ay pumunta sa Provincial Capital Grounds ng Lalawigan para ipahayag ang kanilang suporta kay suspendido na si Governor Edwin Hubahib. Ang mga pinuno ng tribo kasama ang kanilang mga miyembro ay nananatili sa bakuran ng Kapitolyo mula nang ilabas ang suspension, bagaman patuloy na sinuway ni Hubahib ang utos. Ayon sa resolusyon, bumisita sa lugar si Mayor Uy kasama si Vice Governor Uy na kasalukuyang nagsisilbing acting governor at iba pang opisyal ay at empleyado ng gobyerno noong 13 ng Abril taong 2024. Pambansang balita. Muling iginigiit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo noong Sabado, 20 ng Abril taong 2024 na ang buong suporta ng pulisya at militar para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Sa isang press conference, sinabi ni National Secretary Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hinimok ni Anyo ang mga detractors ng administrasyon na iligtas ang mga armadong serbisyo mula sa politika. Ang panawagan po ng National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ay hayaan nating i-insulate ang ating sandatahang lakas at pambansang pulisya ng Pilipinas mula sa partisan political activities. Huwag po natin silang gagamitin because in any democracy, the armed forces is supposed to be neutral and apolitical. Kahit po sino ang magpapalit-palit ng administrasyon, yun po yung commander-in-chief, said Malaya. Bukod sa tatlong nasawi, 2 pang overseas Filipino workers, OFW, ang nasugatan sa matinding pagbaha ng United Arab Emirates, UAE, nitong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Migrants Workers, DMW, mayroong 2 OFW na nasugatan, kapwa mga lalaki, na nag-ugat sa vehicular accident na nangyari sa sinkhole. Sila ay nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala, tulad ng iniulat ng mga opisyal ng Migrant Workers Offices, MWO Dubai, na nagawang bisitahin sila sa kanilang mga silid sa ospital, sabi ng DMW sa isang pahayag. Balita sa Ibayong Dagat. 10,000 mga tao sa Canary Island ng Spain ang nagrally laban sa isang modelo ng mass tourism na sinasabi nilang napakalaki ng Atlantic Archipelago. Nais na mga nagprotesta ng mga limitasyon sa bilang ng mga turista at mga hadlang sa kung ano ang inilalarawan nila bilang hindi makontrol na pag-unlad na nakakapinsala sa kapaligiran at mga residente. Idiniin nila na hindi sila laban sa industriya ng turismo na bumubuo ng 35% ng ekonomiya ng Canaries. Noong taong 2023, 13 milyong turista ang bumisita sa 7 pangunahing isla. Iyan ay humigit kumulang 6 na beses na higit pa kaysa sa populasyon ng mga isla ng 2 milyon, ayon sa opisyal na mga numero.
ipinahayag ni Pangulong Vladimir Zelensky ang kanyang pasasalamat sa kapulungan ng mga kinatawan ng US sa pag-aproba ng bagong $61 billion na pakete ng tulong militar para sa Ukraine pagkatapos ng mga buwang pagkaantala. Sinabi niya na ang tulong ay makakapagligtas ng libu-libong buhay. Bagamat karaniwan na ang kinabukasan ng isang bansa ay pagpapasya ng mga politiko. Ang mismong pag-iiral sa isang bansa ay nakasalalay sa isang boto na 5,000 milya ang layo ay kasing pambihira. Para sa Ukraine, ang 6 na buwang paghihintay para sa paketeng militar na ito ay naging kasing mahal ng nakakadismaya. Balitang aliwan. Sinabi ng Netflix na ang kita nito ay tumataas sa unang 3 buwan ng taong ito. Bahagyang salamat sa isang crackdown sa pagbabahagi ng password. Sinabi ng streaming giant na nagdadagdag ito ng 9 milyong mga customer sa unang quarter na dinala ng kabuuang bilang ng mga subscribers nito sa halos 270 milyon. Sinabi rin ng kumpanya na ang kita nito sa unang quarter ay tumalon sa higit 2.3 billion. Ngunit ang kumpanya ay titigil sa pag-uulat ng mga pangunahing numero ng subscriber mula sa susunod na taon. Ang actor-producer na naging entrepreneur na si Raymond R.S. Francisco kamakailan ay nagbukas ng kanyang drug club na Rampa sa Quezon City. Nakapartner niya ang mga celebrity na sina Aiza Seguira, Boy Abunda, Lisa Dino at Louie Jeannie Cabel. Ayon kay Francisco, ang bagong bukas na bar ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa queer na komunidad na nagtatampok ng mga drug performer at nag-aalok ng magiliw na kapaligiran. Ito ay isang exclusive bar kung saan maari mong palayain ang iyong sarili. Magsimula ng isang pag-uusap, uminom at sumayaw ng walang takot na husgahan, sinabi niya sa ABS-CBN News. Balitang pampalakasan. Nilipol ni Max Verstappen ang kompetisyon para manalo sa Chinese Grand Prix. Ang Dutchman ay nasa sarili niyang liga muli kahit nahigit sa kanyang teammate na si Sergio Perez sa isang karera na sinalubong ng 2 mid-race na mga sasakyang pangkaligtasan ng magkakasunod. Sinira ng mga sasakyan ang pangkaligtasan ang paglalayag ng Red Bull sa isang 1-2 finish na binasa si Perez sa likod ni Lando Norris ng McLaren at Charles Leclerc ng Ferrari. Hindi nagtagal ay kinuha ng Mexican na si Leclerc, ngunit si Norris ay nagmamaneho ng isang pambihirang huling stint upang kumapit sa pangalawa nangunguna kay Perez. Binigyang diin ni Verstappen ang kanyang superioridad sa lahat, kabilang si Perez na may isang mabagsik na unang bahagi ng karera. Mula nang mag-retiro si Phil Young Husband pagkatapos ng taong 2019 AFC Asian Cup, wala pang aktwal na target na tao o striker na ang trabaho ay karaniwang lumikha ng mga layunin para sa pambansang kupunan ng Pilipinas. May problema sa striker ang pambansang kupunan ng football ng mga lalaki sa Pilipinas. Sa madaling salita, ay nakulangan
ng aktwal na striker na magagamit para sa pambansang pulutong at ito ay maliwanag sa huli sa huling ilang mga international na bintana. Mga tampok sa araw na ito. Ibinahagi ni Jim Pappas ng Philadelphia Cheese Steak Challenge ang kanyang mga nangungunang pwesto sa bayan para sa sikat na mundong sandwich. Mula sa original na Pat's King of Steaks hanggang sa locals only Cafe Carmela. Kilala lalo na bilang ang lugar sa ng kapanganakan ng Amerika at ang tahanan ng sikat ng katangiisip na boksingerong si Rocky Balboa. Ang Philadelphia ay nag-aalok ng maraming iba pang dahilan upang bisitahin tulad ng umuunlad nitong eksena sa sining at kultura o world-class na parke nito. Ngunit sa lungsod ng pag-ibig ng kapatid, ang tanging paraan upang mabusog ang gutom ay ang isang sikat na Philadelphia Cheese Steak Sandwich. Manipis na hiniwang beefsteak, tinunaw na keso at piniritong sibuyas na pinalamanan ng mahabang hoagie roll. Ang alamat ng Philadelphia ay nagdidikta na ang lokal na restaurateur na si Pat Oliveri ay lumikha ng steak and onion sandwich sa kanyang hotdog cart malapit sa Philadelphia's Italian Market noong taong 1930. Hindi nagtagal ay nagbuka si Oliveri ng isang restaurant na tinatawag na Pat's King of Steaks. At makalipas ang isang dekada, dinagdag umano ng manager na si Joey Lorenza, provolone na queso. Sinabi ng plus size na rider na si Kenneth Cimera na sinubukan niyang i-promote ang pagiging positibo sa katawan habang nagtatrabaho bilang isang motorcycle taxi driver. Larawan mula sa Facebook page ni Cimera na fan of Fu and Chom. Hindi napigilan ng 31 taong gulang na si nasa isang misyon hindi lamang upang iligtas na maihatid ang kanyang mga pasahero, ngunit upang itulak din ang pagiging positibo sa katawan. Regular na ibinabahagi ni Cimera sa kanyang libo-libong followers sa Facebook ang kanyang mga karanasan bilang isang rider. Kabilang na ang pagkuha ng mga komento tungkol sa kanyang timbang at mga pasaherong nagkansila ng kanilang mga sakay kapag nakilala siya. Mga kwento sa tabi-tabi. Atin pong tunghayan.
At sa ating kaalaman, alam mo ba na ang Davao City ay tahanan ng Davao Crocodile Park? Dito, maaaring humanga ang mga bisita sa iba't ibang uri ng buhaya at malaman na ang tungkol sa kanilang mga pagsisikap sa pag-iingat. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Maaari pong mag-like, share, subscribe, and click the bell button para po kayo ay ma-update sa mga bagong kaganapan na ibabahagi ng Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martihicatso. Magandang umaga.